Naranasan mo na bang malayo sa anak mo? Na gustong-gusto mo makasama pero dahil sa hirap ng buhay, kailangan mong magtrabaho sa malayo at iwanan sila. Masakit pero kailangan mong tiisin dahil wala silang aasahan kundi ikaw. At ikaw ngayon ay nasa abroad, isang OFW na nagsasakripisyo para sa mga pangangailangan at futuro ng iyong pamilya. Ikaw ba ay nahihirapan na? Napakaramdam mong gusto mo na sumuko dahil sa tagal ng panahon na pagtatrabaho, wala ka pa rin naiipon. Kung isa ka sa mga OFW, panoorin mo ang video ito hanggang sa huli. Ako nga po pala si Ginalinda Grifaldeo Himor, nagmula sa bayan ng Huban, Sorsogon, Bicol Region. Pinalad akong makapagtrabaho sa Dubai noong May 2007. Naging servidora ako sa isang 5-star hotel at dito ko nakilala ang aking asawa at dito na rin bumuo ng isang pamilya. Pareho kami nagtatrabaho sa industriya ng hospitality na halos walang oras sa isa't isa. Dahil din sa may kamahalan ang pagkuha ng nani, nag-shifting kami sa pag-aalaga sa anak namin. Sa kalaunan, medyo nahirapan kaming tustusan ang mga pangangailangan namin at sabay naman ang pagkasakit ng nanay ko. Kaya nag-desisyon kaming iuwi muna ang anak namin sa Pilipinas. Sobrang sakit, lalo na para sa isang nanay gaya ko. Pero kailangan kong magsakripisyo. Pero sa tulong ng social media, lagi ko naman siya nakakausap. Pero iba pa rin ang pakiramdam na nakikita mong personal at naaalagaan ang anak mo. Lumipas ang ilang taon, unti-unti kong naramdaman ang halaga ng magkakasama ang pamilya. Kaya pinangako ko sa sarili ko na kukuhanin ko siya kahit anong mangyari. Kahit anong part-time ginawa ko. Nagtinda rin ako ng gold, nagparenta ako ng bahay, naging sales agent ako, at madalas mag-overtime pero hindi pa rin sapat. Hindi rin sapat ang kita. Noong June 2021, hindi ko inasahan na mawawala na sa mundo ang taong humubog sa akin, ang nanay ko. Walang kasing sakit ang pagkawala niya. Isa pa naman siya sa pinanghuhugutan ko ng lakas araw-araw. Alam mo yung pakiramdam na gustong-gusto mong umuwi at makita siya kahit sa huling hantungan. Pero dahil sa kasagsagan ng pandemya, ay hindi kami nakauwi. Wala akong nagawa kundi ang umiyak ng umiyak na lang at nagdasal. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang tumagal pa ang pagkuha sa anak ko. Ang makasama, siya at magkakasama kaming tatlo ang tanging hiling ko sa mga panahong yun. Isang araw, may napanood ako sa newsfeed tungkol sa pagiging isang digital entrepreneur. Na-curious ako kung paano nila nagagawang kumita habang kasama ang pamilya. Kaya pinanood ko ang webinar hanggang sa natuklasan kong napakadami na pala ang taong sumubok dito at matagumpay na ngayon. Gaya mo rin, mahirap magtiwala sa online. Pero hindi pala lahat ng online ay hindi totoo. Kaya nagsaliksik ako at nalaman ko na ito ay isang lehitimong negosyo. Kaya sinubukan ko. Kaya unti-unti akong nakapag-ipon at napakadaming pagbabago ang naganap sa buhay ko nang dahil sa tulong ng community namin. Sa katunayan, noong December 2021, bago magpasko, nakabalik na dito ang anak namin at yun po ang napakasayang Pasko ko dito sa Dubai. Sa ngayon po ay magkakasama kaming tatlo, bumabawi sa 5 taong lumipas at unti-unti naming binubuo ang futuro namin. Walang kasing saya at katumbas kapag kumpleto ang pamilya. Kasalukuyan,
Ako po ay nagtuturo sa mga taong gustong makapag-umpisa ng negosyo online na hindi kailangan malayo sa pamilya. Kahit walang karanasan, basta gusto matuto. Dahil tuturuan ko kayo mula umpisa sa tulong ng aming comprehensive system. Ang kagandahan dito, hindi ka magbebenta. Kahit saan, pwede mong dalhin ang negosyo mo basta may cellphone ka, laptop at wifi. Kailangan nating maging matalino lalo na sa panahon ngayon. Dahil sa inyo nakasalalay ang futuro ng inyong pamilya. Kung gusto mong malaman ang detalye, pindutin ang Learn More button sa baba at erehistro lamang ang pangalan at email niyo. Ako nga po ulit si Junaline de Grifaldeo Himor, ang inyong business mentor. Maraming salamat po.